Okay, pace of comparison muna tayo. Alin sa dalawa? Winner X 150 o ang Sniper 155 ng Yamaha. Pagtambalin natin, tingnan natin maigi ang tindig at ang mga specifications ng motor na ito. Parehas po yan, naka liquid cooled. 150 ang Winner X, 155cc naman ang Yamaha. Pareho yung naka assist and slipper clutch at fuel injected na pareho ang mga motor na ito. Yun nga lang, hindi pa naka ABS ang Sniper, samantalang ang Winner X single channel ABS with angle bank sensor para sa safety features ng Winner X. Double overhead cam sa Winner X at single overhead cam naman ang camshaft ng Sniper, na kayang sumipa ng 17.7 horsepower samantalang ang Winner X ay 15.4 horsepower. At sa nakikita nyo, naka 3D emblem sa gilid ng side fairing samantalang ang Sniper ay sticker. Ang Winner X ay kayang magkarga ng 4.5 liters fuel tank capacity samantalang ang Sniper ay mas mataas, 5.4 liters ang kayang ikarga. At gaya ng sinabi ko sa inyo, hindi to design for everyday usage. Ito po ay walang compartment, wala ding gulay board at mga ngambyo pa kayo. 6-speed manual transmission ng mga motor na ito. At kung papansin niyo yung mga upuan, mas makapal ng kaunti si Winner X. Kung ilo-long ride mo man ito, medyo mas maganda yung bounce mo rito. At pagdating naman sa dibdib, halos maganda sila pareho. At itong na-feature natin sa Sniper ay standard version, kaya wala siyang charging. Pero yung special edition nila, kagaya nitong Winner X, may charger din po ang Sniper. At pagdating naman sa mga fairings o yung mga plastic na ginamit, syempre, try and tested na po yan parehas. Siguradong matitibay po ang mga fairings na ginamit. At pagdating naman po sa kanyang meter panel, all digital na po parehas ang mga motor na ito. Conforme na lang sa disenyo na mas preference nyo kung ano ang mas pipiliin nyo sa dalawa. So dito sa kanyang mga buttons, may sariling housing ang Sniper samantalang ang Winner X naman ay magkasama na sa cowling nito. At dito naman sa may right side, ignition switch na lang po ang makikita mo, samantalang sa Sniper may hazard light at meron ding kill switch. Mukhang panalo dito si Sniper pagdating dito sa kanyang mga buttons, ano? May sarili siyang housing. Dito naman sa taillight, makikita mo all LED na po lahat ng ilaw ni Winner X, samantalang may bulb type pa po sa turn signal nitong si Sniper. Pero sa forma at tindig, ang ganda ng pinaka taillight nitong Sniper para sa akin. Pero syempre, panalo si Winner X dahil all LED na po ang lahat ng mga ilaw. Sa muffler naman, halos identical, halos parehas din, parehas maganda. At yung color combination nitong mugs nitong Sniper, ayos din. At yung gold, ayos na ayos din. Conforme sa taste nyo pagdating sa mga kulay. Nagkakaiba na lang talaga kung ano yung preference nyo na specs nitong motor na ito. So ayan, sa nakikita nyo, single channel ABS po sa harapan, samantalang Sniper all the way, no ABS po yan. At kagaya na nga sinabi ko sa inyo, full pack ng specs and features talaga tong si Winner X. Sa presyo ng Sniper, 129,900 ang kanyang special variant, samantalang itong Winner X naman is nagkakahalaga ng 131,900 ang kanilang racing edition. Tingin ko pagdating sa specs and features talaga panalo itong Winner X. So antayin natin, sigurado mag-upgrade din itong si Sniper. Siyempre may pros and cons pareha siya mga motor na yan. Ika nga ni Spider-Man eh, great power comes great responsibility. Mas marami kang specs and features, mas magastos ang iyong maintenance. Less ang iyong horsepower, less din ang gastos mo sa gasolina. So iba-iba yan mga bossing, no? Mas gusto mo ng power, mas mapapagastos ka. Gusto mo ng makatipid, dun ka lang sa standard version at walang masyadong mga fancy electronics. Pero kung malalim ang bulsa mo, syempre kailangan isagad mo na. Dun na tayo sa Winner X. Sunod naman nating pagbanggain, ang Raider R150 at ang Winner X 150. Hanggang sa muli.